ang malaking palabas lamang ang pagkamatay ni Dr. Jose Rizal dahil plinano ng mga Jesuits ng Society of Jesus ng Vatican sa Italy. Dahil ito lang ang tanging paraan para matakasan niya ang matinding panganib sa kanyang buhay sa mga Kastila noon. Ginawa nila ito sa kanya dahil kilala si Dr. Jose Rizal ng mga hari at trena ng mga iba't ibang bansa sa Europa noon. Dahil sa angking talino niya at galing niya sa pakikipag-usap na may 10 lingwahe itong nalalaman. Hindi nila kayang patayin si Dr. Jose Rizal noon dahil kapag ginawa nila ito ay siguradong magagalit ang mga hari at trena ng mga iba't ibang bansa na malapit kay Dr. Jose Rizal. At kapag nangyari ito ay siguradong mahahadlangan ang mga plano ng mga Kastila sa kanilang pananakop sa ating bansa. Kaya ang ginawa na lang nila ay pinalabas na lang ito na patay na. Kung tutuusin din naman, ay kaya nilang wakasan ang buhay ni Dr. Jose Rizal noong una pa lang sa paggawa niya ng nobela na Nolimitang Hire. Pero hindi ito nangyari, kaya nakagawa pa siya ng iba at isa na nga dito ay ang El Filibusterismo. Sabi ni Karen Hodes ng World Bank, ay masyadong matalino si Dr. Jose Rizal sapagkat pinakita niya talaga ang pagmamahal niya sa bansa, na siya ang nagplano ng Wealth for Humanity. At nung kasagsagan ng World War II, taong 1942 to 1946, ay naging Jesuit General ito sa Vatican at tinawag nila itong The Black Pope o mas kilala sa tawag na Superior General ng Vatican. Sa panahong ito ay 81 years old na si Jose Rizal bilang si Father Jose Antonio Diaz. Sinubukan kong maghanap sa internet kung totoo nga bang si Father Antonio Diaz ay naging Superior General o The Black Pope ng Vatican noong 1942 to 1946. At ito lamang ang mga napansin ko, na sa bawat Superior General na naitatalaga nila sa Vatican ay buwan lang o isang taon ang pagitan kung magkakaroon ulit sila ng bagong Superior. Ngunit ang nakakapagtaka ay sa taong 1942 to 1946 na sinasabi nilang nanilbihan si Father Jose Antonio Diaz sa Vatican ay wala itong record sa listahan ng mga naging Superior General sa Vatican. Ayon sa iba, kaya walang record sa pagitan ng 1942 to 1946 ay dahil sa World War II, kaya walang Jesuits General ang naitalaga sa mga taong iyan. Ngunit para sa kaalaman ng lahat, noong World War II, ang bansang Germany at ang mga kaalyado nitong bansa ay sinakop ang buong siyudad ng Roma sa pagitan ng 1943 to 1944 at tanging Vatican lang ang hindi nasakop dahil nakiusap ang mga padre sa Vatican na huwag nilang sakupin ang sagradong simbahan at siyudad ng Vatican. At dahil hindi nasakop ang Vatican noon, kaya malabong maging rason ang World War II. Hanggang ngayon ay isang malaking palaisipan pa rin kung sino ang namuno sa Vatican sa pagitan ng 1942 to 1946. Hindi ba pinagtakpan lang ito para maitago nila ang pagkatao ni Father Jose Antonio Diaz? Sa paghahalughog ko ng mga impormasyon sa internet, ayon sa top secret ng The Mysteries of Barclays account, si Jose Rizal ay nanilbihan bilang Jesuits General sa Vatican ng matagal na panahon bilang si Father Jose Antonio Diaz at naging papal nuncio pa ito. Dahil na rin sa galing nito sa iba't ibang lingwahe, ay nakapaglakbay ito sa iba't ibang panig ng mundo. Matapos ang World War II, naghanap ang mga hari at mga emperador ng isang taong mapagkakatiwalaan ng kanilang nakatagong kayamanan. Ang taong hinahanap nila ay dapat hindi nila kadugo upang maitago ng mabuti ang mga kayamanan. At dahil sa galing sa pakikisalamuha at malapit na kakilala ng mga hari, ay pinili si Jose Rizal na kilala noon bilang si Father Jose Antonio Diaz. Ito ang pinakamatinding sikreto ng mga hari at mga emperador kung kaya't malaki ang ginampanan ni Jose Rizal o Father Jose Antonio Diaz noong mga panahong iyon. At dahil dito, si Jose Rizal o si Father Jose Antonio Diaz ay isang pinakamahalaga at pinakasikretong tao ng 19th century. Ayon kay Karen Hodes, ang mismong nagtayo ng Global Deep Facility ay ang mismong ating pambansang bayani na si Jose Rizal bilang si Jose Antonio Diaz ng Vatican, 83 years old, at si Ferdinand Marcos na 27 years old pa lang noon. Ang layunin nilang dalawa ay para tustusan ang mga pangangailangan ng iba't ibang bansa. Ginamit nila ang kanilang mga talino bilang isang mabuting leader para mapangalagaan ang mga kayamanan na ito at hindi mapasakamay sa mga elitista na pinapalabas nila na ito ay ill-gotten wealth upang linlangin ang mga bawat bansa na siyang kumukontrol naman sa mga ekonomiya ng bawat bansa upang manatili sa pamamagitan ng utang at manatili ang mga bansa, lalo na ang bansang Pilipinas, sa kahirapan. Ang tanong natin,
Paano nga ba nagtagpo si Ferdinand Marcos at si Father Jose Antonio Diaz? Bago pa man maging Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos, ay sikat na itong abogado sa buong mundo dahil naging top notcher ito sa bar exam. Bukod pa dito, ay naipanalo niya ang nalundasan case noong 1939 sa edad na 22 na kung saan naipagtanggol niya ang kanyang sarili bilang abogado. At dahil sa kasikatan niya, kaya siya kinuha ni Jose Rizal bilang abogado para matulungan at ma-set up nila ang mga kayamanang ito na tinawag nilang Wealth for Humanity o kilala ngayon sa tawag na Marcos Gold. At dahil sa kayamanang ito, ay naitatag ang World Bank. Inihayag ang mga kayamanang ito matapos ang World War II kasama na ang 400,000 metric tons ng mga ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang sikreto na 217,000 metric tons sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Naka-time deposit ito sa loob ng 50 years simula 1950s to 2000 na may ekstrang 5 taon para mapawalang bisa lahat ng mga karapatan sa nagmamay-ari ng mga kayamanan na ito. At ang pinaka-importanting tao na kasamang pumirma sa kasunduan bilang trust depositor ay si Jose Antonio Diaz, 91 years old, at si Ferdinand Marcos, 35 years old, bilang legal counsel ng mga tunituniladang ginto. Ang mga kayamanang ito ay hindi pa rin mapakinabangan hanggang ngayon dahil kinokontrol ito ng mga elitista na umahawak at kumukontrol sa Federal Reserve ng Amerika, Bank of England, World Bank, International Monetary Fund, at European Central Bank at sa mismong Central of All Central Banks sa buong mundo na matatagpuan sa Switzerland. Nung umupo si Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng ating bansa na naging legal counsel ni Jose Antonio Diaz sa mga kayamanang ito, ay nasaksihan niya ng pirmahan ni Jose Antonio Diaz ang pagdilipat ng kanyang kayamanan sa kanyang napiling tagapagmana na si Dr. Floro Garcia na ginamit ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang codename para mailihis ang mga mata ng mapagsamantalang elitista. Tama ang narinig mo. Si Ferdinand Marcos at Dr. Floro Garcia ay iisa. Kung mapapansin mo ay gumamit si Pangulong Ferdinand Marcos at Jose Rizal ng iba't ibang codename sa bawat transaksyon nila para hindi sila mahalata ng mga mapagsamantala. Kaya bago pa umupo si Ferdinand Marcos sa pagkapangulo, ay nasa kanya na ang mga pamanang ginto na para sa buong mundo. At yung sinasabi nila na ninakaw niya ito sa taong bayan, ay wala po itong katotohanan. Tandaan mo yan. Taong 1974, ay namatay si Dr. Jose Rizal sa edad na 113. Dahil dito, ay naging tagapagmana si Ferdinand Marcos sa mga kayamanan na ito sa pangalan na Dr. Floro Garcia. Bago niya makuha ang mga pamanang ito, ay kinakailangan ni Ferdinand Marcos na maghintay ng 50 years maturity kasama ng ekstrang 5 taon. At matatapos nga ito sa taong 1950 to 2005 na tuluyan ng mawawalan ng karapatan ang nagmamay-ari sa mga kayamanan na ito. Dahil sa talino at dugong maharlika na bumabalot sa katawan ni Ferdinand Marcos, ay pinili niya pa rin ang mga mamamayang Pilipino bilang signatory na tagapagmana sa kanyang kayamanan na nakalagay na sa kanyang Last Will and Testament. Isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na lumalaban ang pamilya Marcos sa ating bansa. Dahil ito lang ang paraan para mabuksan ang mga kayamanang ito na patuloy pa rin hinaharang ng mga oligarko. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Nagmakaawa na ang ginang sa mga senators noon para ma-implement ang Last Will and Testament ni Ferdinand Marcos para makatulong sa mga Pilipino at sa ekonomiya ng ating bansa. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng mga dilawan. Kaya ang mga elitista sa ating bansa na kung maalala nyo ay na-impeach si dating Pangulong ERAP dahil muntikan na niyang pirmahan ang Last Will and Testament ni Marcos. Kaya ginawa nila ulit ang people power na tinawag nilang EDSA to Revolution kuno dahil sa mga bayaran na Pilipino na sumali sa rally na iyon. Nasa kamay mo kapatid ang pagpili ng tunay na leader para mawakasan na ang kahirapan ng ating bansa. Huli na tayo sa pag-unlad. Halika na,
Samahan na natin siya.